Hi, welcome back to our channel. Today, I will discuss using Cramer's rules. Meron tayong dalawang equation, linear equation. Pwede natin gamitin by elimination, pero yung topic natin ay Cramer's rule. So, susubukan muna natin gagamit tayo ng elimination method. So, meron tayong dalawang x and y variables. So, para ma-eliminate, pwede tayo mamili kung dito sa equation 1 o equation 2. Para kung mag-eliminate natin, assume, example, si y, gusto natin eliminate si y. So, kailangan mag-multiply tayo 2, itong row dito sa unang equation ng 2 para maging 4. Para ma-cancel na siya. So, mag-multiply na yung times 2. Or ano na lang, para di tayo malito. Lahat ng 2, i-multiply dito to. Yung row dito, lahat to, i-multiply natin by 2. 2 times 4, 8x. 8x, then 2 times 2 is 4y. Yung sign niya ay positive, huwag natin kalimutan. Importante ang sign. Then 5 times 2, 10. So, ito sa dalawang sa second equation, kukopyahin na lang natin. So, 3x minus 4y equals 1. So, pwede natin siya ma-eliminate. 4ny tsaka minus 4ny. So, 0 na siya. Cancel natin siya. I-add natin siya. 8 plus 3, 3x, 11x. Ito, 11, i-add lang natin. So, meron na tayo value dito. Pag ilipad yung 11, yung gagamit tayong transpose method, hindi nagbabago yung sign. Pero mas madali kung mag-divide, eliminate tayo yung 11 kasi kukunin natin yung x. So, mag-divide tayo ng 11 dito para ma-eliminate si 11, divide din tayo dito 11 para balance. So, eliminate na si 11, so x na lang. 11 divided 11 ay 1. So, may value tayo ng x equals 1. So, pwede natin ito i-substitute kahit saan dito equation. Equation 1 o equation 2. Kahit saan dyan. So, substitute natin. Ito na. Ito. Yung x ay 1. Then, 2y equals 5. 4. Plus 2y equals 5. Multiply natin ito. 4 times 1 is 4. Then, si 4, pag ilipat natin sa kabila, yung sign ay nagbabago. Parang positive siya dito, pag ilipat natin ito ay magiging negative. So, 2y, ito na, kinopila natin ito. Ito ay 5. Ilipat natin sa kabila si 4, yung sign ay magiging negative 4. Then, 2y, 5 minus 4, 1. So, para ma-eliminate si y, si 2, may iwan si y. Divide tayo by 2, divide tayo by 2. Eliminate si 2, y equals 1 half. So, ngayon, gagamit tayo ng Cramer's rule. Dapat, ang sagot nila, same din. Lagay natin dito yung y equals 1 half. Gagamit na tayo ang technique, yung using Cramer's rule. Kahit 3 equation, kaya natin sagutin yan. Gagamit ng Cramer's rule technique. So, baburahin lang natin. Equal na natin ganyan, pero hindi tayo malito. Para masundan nyo ako. So, using Cramer's rule, first, alamin natin paano pagkuha ng determinant. Yung determinant, yung A1, yung column niya, A2, A3, A2, and so on. Then, AB, B1, B2, and so on, or B3. So, importante yan, alam natin yung determinant. So, ito si A and B, A1, A2, B2, B1 and B2. Ito naman ay D1 and D2. So, kukunin natin yung value ng determinant. So, A1 ay 4. Si A2, ito,
si A1, A2, si B1, B2, si A1, I4, and si A2, I3. Kurang, lipat natin. 10. 3, si B1, 2. And si B2 ay negative 4. Yan. So, multiply natin to 4 times 4. Ito, pag ganun. Multiply natin yan. 4 times 4. 16 minus 3 times 2. 6. 3 times 2, 6. Negative 6. 3 times 2, 6. So, negative. Ito yung magiging negative to. Kasi negative yung sign. Importante kasi ang sign. So, 4 times 4 ay 16. Negative 16. 3 times 2, 6. Since pataas ay, ang arrow niya pataas ay negative. So, yung D ay negative 22. So, meron tayong value ng determinant ay 22. Value natin D ay negative 22. So, meron tayong determinant. Ang kunin natin value ng X at saka ng Y. So, pag kinuha natin yung X, si 4 natin tayo ma-eliminate. Ito, dito tayo mag-focus. Si Y, ito mawala. E dito tayo mag-focus sa dalawa. So, yung kukuha ng X using Cramer's rule. Determinant over determinant si A1, A2, and B1 and B2. The D1 and D2. Kasi ang kukunin natin value ay X. To mawala na pala si 4. So, kunin natin value ng X. And D1, si ito si D1, ito si D2. Si D1 ay 5, D2 ay 1. Then, si B1, ito, 2. Si B2 ay negative 4. Over determinant, si D ay negative 22. Then, 5 times 4, 20. Multiply natin 5 times 4, 20. Negative. Importante yung sign. So, negative 20. Kailangan mag-kasya tayo dito. Negative 20. 1 times 2. Negative 2. Minus 2 kasi pataas. Then, determinant negative 22. So, like sign, i-add na lang natin siya. Negative 20 tsaka negative 2 ay magiging negative 22. So, negative 22. So, divide natin siya. Negative 22 divide negative 22 ay ang value ng X ay 1. So, same din dito sa ginamit din sa elimination method. And, kukunin natin yung value ng Y. So, Y. So, mawala na si 2 tsaka si 4. Focus tayo dito sa dalawa. Si Y e same lang din ginawa natin dito kanina. Si Y ay A1, A2, then si D1 and D2, determinant over determinant, then A1, kasi ang Y ang kinukuha natin, si A1 ay 4, si A2 ay 3, and si D1 ay 5, si D2 ay 1, over determinant, si D ay negative 22, negative 22. So, i-multiply natin siya, 4 times 1, ano niya na, ganoon. 4 times 1, 4,
minus 3 times 5, 15, over negative 22. Dito natin ilagay. So, unlike sign, hindi magkapares ang sign, ima-minus natin siya. 4, positive 4, tsaka negative 15, ay negative 11, negative 22. So, pwede po natin ba siya ma-reduce? So, mayroon siya ganito sa common factor, 11. So, pwede pa. Divide tayo by 11. 11 by divide by 11 ay 1. 22 divide 11 ay 2. So, yung value ng ito maging negative, divide negative, maging positive. Yung value ng y ay 1 half. Same lang din dito sa ginawa natin sa elimination method. Mas madali yung Cramer's rule, lalo pag malaki yung number dito. So, kung bago pa lang sa channel ko, please subscribe, comment, makishare na rin sa mga kakilala, kaibigan, at kaklase. Thank you, my friends, for now. Bye-bye! See you soon!